Magandang araw mga ka-treasure hunter dito sa Kabisayan. Welcome back again sa ating channel, ang channel sa mga baguhang treasure hunter dito sa Mindanao. So ngayon guys, pag-uusapan natin or ipapakita ko sa inyo yung kakaibang ship or napakalaking bato na aking napansin dito sa gilid ng isang sapa. So bago tayo pumunta guys, sana suportahan nyo ang channel na ito at para naman magkaroon din kami ng suporta galing sa inyo, kasi kami mga baguhan pa lamang. So ipapakita ko sa inyo itong kakaibang bato o napakalaking bato talaga kung yung mapapansin. So ito'y sa gilid ng sapa. So ito yun guys. So makikita nyo, ayan. So malaking bato talaga siya. O parang hugis barko. Ayan. So sa ilalim niya ay parang mayroong cave doon. So sabi ng may-ari ng lupa, sinubukan na nilang hukayin diyan sa loob. Kaso lang itinigil nila kasi napakalakas ng tubig. Nahirapan sila. So ngayon, tingnan natin. Ito'y kakaiba talaga guys. So kung makikita nyo, kita nyo, ayan. So kakaibang bato talaga siya. Tatlong malaking bato yan. Ito yung una, yung pangalawa, at saka yung pangatlo, yung pinakamalaki. At parang hugis, ano yan, tingnan nyo, parang hugis barko yan na nakaturo siya doon sa ano, sa north yon, pa north yung direction doon nakaturo yung nguso niya doon sa may north direction. So makikita natin may mga marker po tayong makikita sa batong ito. So ito kung mapansin nyo, parang sinadya talagang ano yan. Sinadyang ikat yun. Parang ano siya, triangle. O parang cuttings lang doon sa gilid niya. Ito, makinis to. Parang gawa talaga sa tools. Yan. Tsaka yan. At yung isang bato naman, mapapansin mo, may ano sa gilid. Yan nyo guys, lapitan natin ng konti. Yan. Yun oh. May dalawang ano yan. Dalawang hole. Isang maliit at saka isang malaki. Yan. So, yung directional ng dalawang hole is papasok doon. Papasok doon sa loob. Oh, yan yung sinasabi kong sinubukang hukayin ng may-ari ng lupa. Ngunit itinigil nila kasi malakas yung tubig. Nahirapan sila. So ito yung malaking bato at saka sa ilalim ng malaking bato may mga guhit-guhit din tayo makikita. Ayan. Oh, sa ilalim yan ng malaking bato. Yun no. Yun, may parang X pa. May parang X at saka yung parang arrow na nagtuturo din siya sa loob. Papuntang loob. Saka yung sa ilalim naman, parang may isang butas na nilagyan ng simento. Makikita nyo guys, ayan o. Parang nilagyan ng simento yan. Kibali isa. Dalawa. Yung dalawang butas magkalain ng isang maliit at isang malaki papasok doon sa loob. Nagtuturo doon sa loob. Saka sa may gilid naman guys, makikita natin may kakaibang sign din na nakaukit sa gilid. Ayan oh. So kakaibang ano yan? Parang mukha ng tao o ano kayang ibig sabihin yan? So
kung may mga ganyang treasure sign din na napansin nyo sa mga lugar nyo, so paki-comment na lang sa baba. At kung may idea na kayo, sana mag-comment kayo para magkaroon din naman kami ng idea kung paano namin hanapin yung deposit sa lugar na ito. So, ang history sa lugar na ito ay positive talaga, kasi may kuta yung Japanese Imperial Army sa taas. Doon sa taas ng bundok, doon yung kuta nila. Saka sabi ng mga matatanda, pag bumaba yung mga hapon, dito daw sila sa ano, sa may sapa, dumadaan pababa dito papunta doon sa baba. Ayun. So positive yung lugar na may Japanese Imperial Army talagang nandito nung kapanahonan. So yun ay sabi ng mga matatanda. Kaya ito siguro, positive siguro ang lugar na ito, kasi kakaiba yung posisyon ng mga malalaking bato at saka may mga treasure sign din tayo makikita. Kagaya niyan. Yan. Yan. At saka itong dalawang butas. Yan. Saka kakaiba din yung sinabi ko kanina na may parang yon, parang X at saka yung arrow na nagtuturo doon sa loob papasok. So ito, may parang mahirap tong trabahuin kasi malakas yung tubig. Kailangan mo nang i-divert doon sa taas para humupa yung tubig dito. At saka kung mapapansin natin guys, sa loob, ayan, mapapansin natin na parang may mga malalaking batong nakapila doon sa taas. Parang isang trap siya. Pag nagalaw dito sa baba, siguradong babagsak yung mga bato na nandun sa ano, sa taas. Kaya delikado talaga. So posible sigurong andito yung deposit. Posible lang. Hindi man talaga natin alam kung saan yung exact location. Kasi lalong lalo na tayo yung mga baguhan pa lamang sa ganitong adventure. Ang pag treasure, pag-treasure. So guys, kung may idea kayo, paki-comment lang sa baba para naman dagdag kaalaman sa amin, mga baguhan. Ayan. So ayan yung area. So sapa sa isang creek. At nandun yung, sa taas, nandun yung kuta dati ng Japanese Imperial Army. So yun ay sabi ng mga matatanda na taga rito. At saka sabi na rin ng may-ari ng lupa. So yan. O, malaking bato talaga yan. Napakalaking bato. Yun, parang hugis barko siya. At saka may dalawa dito sa ano, sa baba niya. At parang nakasandal yung malaking bato sa itong dalawa, ito at saka yung isa. So sinasandalan siya ng malaking bato. So guys, ulitin ko, kung may mga idea kayo sa mga ganitong posisyon or ganitong mga area, so sana mag-comment kayo para dagdag kaalaman sa amin. At sana rin suportahan niyo ang channel na ito. Ito ay channel ng mga baguhang treasure hunter dito sa Mindanao. So once again, maraming salamat sa mga nanonood. At magandang araw po sa ating lahat.